What's up mga Kaopaw TV? Maiba tayo sa topic natin ngayon. Para sa iba't ibang mga kadahilanan, ang karamihan dito ay hindi masyadong kaaya-aya. Halimbawa na lang ay ang mga pagsabog ng mga bulkan, giyera at iba-iba pang mga natural disaster. Maraming mga nayon, bayan at lungsod sa buong mundo ay inabandonan na at ngayon ay napabayaan na bilang mga paalala ng nakaraan. Halina't isa-isahin natin ang 10 abandonadong lugar sa buong mundo na talagang iisipin nyo kung bakit nangyaring inabandona ang mga ito. Ang mga pagbisita sa ilan sa mga lugar na ito ay hindi posible. Kahit sa alimang kadahilanan, kahit na ang mga politiko at para na rin sa kaligtasan ang pupunta dito. Ngunit kung masusubukan mong makapasok sa alinman sa ating listahan, ay para ka na rin babalik sa nakaraan. Ito ay literal na kung ang mga orasan ay tumigil at sa paglipas ng panahon, ang kalikasan ay nakabawi at parang naibalik sa dating itsura nito. Number 10. Hashima Island, Japan. Ang Hashima Island sa Japan ay dating coal mining facility na binuksan noong 19th century at tinatawag din na Battleship Island. Ito ay may lawak na 16 na hektarya at itinayo noong 1887. Ang maliit na isla na ito ay malapit sa hilagang bahagi ng Nagasaki sa Japan. 5,000 katao ang naninirahan dito noon. Karamihan sa naninirahan dito ay mga trabahador ng mining facility na nakatira sa mga multi-story apartment blocks. Base sa madilim na kasaysayan nito noong 1930s hanggang 1940s ay pilit na pinagtatrabaho ang mga prisoners of war dito na Koreano at Inchik na civilian hanggang sa mamatay sila sa kagutuman at pagod. Kaya marami daw ang nagpapakitang multo dito. Ang Hashima Island ay inabandona noong 1974. Sa kasalukuyan, marami ang bumibisitang turista dito. Ngunit, sa kadahilanang marurupok na ang gusali dito, ay limitado lang ang lugar na napupuntahan. Isa din ito sa lugar kung saan nag-shooting ang sikat na palabas na may pinamagatang Skyfall. Number 9. Potosi, Venezuela. Ito na siguro ang hindi ka panipaniwalang kwento na maririnig nyo sa ating listahan. Noong 1985 ay bumisita sa bayan ng Potosi gamit ang kanyang helicopter ang nooy presidente ng Venezuela na si Carlo Andres Perez. Ang maliit na bayan na ito ay ang tirahan ng 1,000 residente na inatusan na sapilitang lumikas sa lugar. Ano nga ba ang rason bakit sila pinalikas? Ang rason ng kanilang sapilitang paglikas ay upang bahain ang bayan, upang makagawa ng 1 hydroelectric dam. At hindi siya nagbibiro sa sinabi niya na ang mismong maliit na bayan ng Potosi ay gusto niyang burahin sa mapa at gawing dam. Tuluyan na ngang naging dam ang lugar. Ang natirang nakikita na lang ay ang tuktok ng 126 na metro na simbahan. Makalipas ang 25 taon na pagkakalubog sa tubig ang bayan, ito ay nagkaroon ng tagtuyot noong 2010. Dahilan para masilayan ang bayan ng Potosi. Namangha at nagulat ang dating nakatira dito. Dahil sa loob ng ilang dekada ay nakita nila ang dating masayang lugar na kanilang tinutuluyan. Number 8. Agdam, Azerbaijan. Isa sa pinaka nakakagulat ngunit hindi kilalang ghost towns ay ang bayan ng Agdam sa Azerbaijan. Ito ay tirahan noon ng 100,000 katao. Ngunit nahulog sa isang estado ng pagkawasak sa panahon ng madugong digmaan ng Nagorno-Karabakh nang masakop ito ng Armenian forces. Habang ito ay nasa kamay ng Armenian forces, ang mga residente ay sapilitang pinalikas patungong silangan.
Kahit na ito ay naibalik na sa paghahari ng Azerbaijan, wala na halos mabalikan ang mga residente dahil sa pagkasira ng lugar. Kakaunti na lang ang mga residenteng bumalik. Ang iba naman ay nagkanya-kanyang likas sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nakakalungkot ang sinapit ng lugar na ito. Ang mga makasaysayang gusali na nakatayo dito tulad ng Agdam Mosque ay sobrang marupok na. Bagamat matagal nang natapos ang digmaan, ay wala nang gusto pang bumalik na evacuate sa bayan. Number 7. Fukushima, Japan. Kasunod ng mapanirang lindol, tsunami at pagsabog ng nuclear power plant sa Fukushima noong 2011, nag-utos ang Japan na magkaroon ng 20-kilometer exclusion zone sa palibot ng planta. Ito ay harang kung saan pinahihintulutan ang mga tao na umapak sa layo na 20 kilometers sa planta dahil na din sa masamang dulot ng high-level radiation dito. Ang pagsabog at radiation na dala ng planta ay dahilan para palikasin ang 300,000 katao sa lugar. Ang iba dito ay nagluluksa pa sa pagkamatay ng mga kamag-anak at mga kaibigan. Sa kasulukuyan ay may mga paunti-unti ang pumupunta dito para bisitahin ang dati tahanan nila. Ngunit sa maikling oras lang, ang bayan ng Nami, Futaba, Tomioka, Okuma at ang ibang bayan na malapit sa planta ay tinuturing na ghost town sa kadahilanang wala nang pinahihintulutan tumira dito. Dahil sa epekto ng radiation na pwedeng magdulot ng sakit tulad ng cancer. Ang ibang gusali naman dito ay nasira dulot ng tsunami at lindol. Number 6. Kolmanskop, Namibia. Ang Kolmanskop ay naabandona noong 1954. Mabalik tayo sa 20th century. Sagana ang bayan na ito sa mga diamante, kaya marami ang nagmimina ng diamante dito. Ang malaking tsansa na makahukay ng diamante dito ay naging dahilan upang ang lugar ay tuluyan tirhan ng mga taga-Germany. Ang desierto na ito ay napatayuan ng mga nakasanayang German-style house na kung saan nanunuluyan ng marangyang buhay ang mga German. Dito din nakatago ang mga nahuhukay na diamante nila. At alam nyo ba na nagtayo din ang mga residente dito ng isang movie theater, bowling alley at casino? Kahit na ito ay nasa disyerto? Lupet, di ba? Ang mga residente dito ay masayang naninirahan hanggang sa magkaroon ng World War I, kasabay ang pagbagsak ng bintahan ng diamante dito. At lumipas ang 50 years, lumubog sa disyerto ang mga bahay dito. Sa ngayon ay isa na itong sikat na tourist spot. Ang ibang gusali dito ay na-restored at ang iba naman ay tuluyan na natabunan ng makapal na buhangin. Isa din ito sa mga lugar kung saan nagsushoot ang maraming artista. Number 5. Pyramiden, Norway. Sa ilalim na bahagi ng Arctic Circle ay nakahimlay ang kapuluan ng Svalbard sa bansang Norway. Ang lugar na ito ay talaga namang napakalamig. Sa kalagitnaan naman ng buwan ng Oktubre at Pebrero ay nangyayari ang di nyo akalain na mangyayari. Ito ay ang pagbaba ng Polar Nights na kung saan nagiging dahilan upang magkaroon ng tatlong buwan na gabi. Astig, diba? Tatlong buwang kadiliman. Ang bayan ng Pyramiden ay naitatag noong 1910 bilang isang coal mining community bago ito maibenta sa Soviet Union pagkatapos ng ilang dekada. Aktibo ang coal mining dito hanggang ito ay tuluyang isinara noong 1998. Higit sa 1,000 lang ang nakatira sa kapuluan ng Svalbard. Ngunit, sa bayan ng Pyramiden ay tuluyan ng naging ghost town. Maaari ka lang pumunta dito kung ikaw ay nabigyan ng permiso ng pamahalaan. Sa katunayan ay may binuksang hotel sa lugar para sa mga turista upang makapagstay sila ng 1 gabi lang. Talaga namang nakakamangha ang lugar na ito. Number 4. Varosha, Cyprus.
Kilala ang Cyprus bilang isang tanyag na destinasyon para sa mga Europeo. At ang distrito ng Varosha sa Famagusta ay marahil ang may mga pinakasikat na resort sa isla noong 1970s. Gayunpaman, ang lahat ay nagbago noong sumalakay ang mga pwersa ng Turkish noong 1974 at inangkin ang hilagang bahagi ng isla. Ang mga kaguluhan sa kalye ng Famagusta ay humantong sa mga residente na mabilis na tumakas sa hidwaan. Dahilan upang maabandona ang lugar ng Varosha. Kalaunan ay napunta ito sa pwersa ng mga Turkish. Nilagyan nila ito ng mga harang at walang nagbago dito sa loob ng 40 taon. Sa panahon ngayon, ang mga sundalong Turkish ay may pag-uutos pa rin na barilin ang sinumang sumubok na pumasok sa lugar. Walang sinuman ang nakatira dito at talaga namang wala nang sinuman gusto pang pumunta dito. Ito ay isang klasikong kaso ng kaligkasan na nag-aangkin ng teritoryo na dating pinaninirhan ng mga tao. May iilang bilang ng mga pagong na nagpasya na magpugad dito. Mayroong mga nagtatangka upang malutas ang sitwasyon sa lugar. Ngunit lumipas na ang maraming taon na malamang sa malamang ay wala nang gustong bumalik sa mga orihinal na residente rito sa kanilang dating mga kalye at tahanan. Number 3. Krakow, Italy. Ito na siguro ang posibleng pinakakaakit-akit sa listahan. Ang Krakow sa Southern Italy ay inabandona noong 1963 dahil sa banta ng pagguho ng lupa. Ang bayan ay itinatag ng mga monghe. Ang mga kasaysayan dito ay nagsimula noong 1,000 taon na ang nakakaraan. At isang lugar na may kahalagan sa relihiyon na may maraming sinaunang simbahan. Ito din ang lugar kung saan maraming mahalagang pagdiriwang sa panahon nito na dahilan upang maakit ang maraming manlalakbay. Sa ngayon, ang mga tao ay naninirahan pa rin sa Krakow. Ngunit, hindi sa nabubulok nitong lumang bayan na nananatiling isang tanyag na setting site para sa mga gumagawa ng pelikula tulad ng The Passion of Christ, Saving Grace at Quantum of Solace, nakabilang sa mga pelikula na nagtampok ng mga eksena sa bayan. Ito ay protektado ng World Monuments Fund, kaya hindi katulad ng iba pang mga ghost town na naiwan upang mabulok lang. Ang ilang mga pagsisikap ay ginagawa upang mapanatili ang kagandahan ng lugar. Number 2. Plymouth, Montserrat. Ang Caribbean isla ng Montserrat ay nabago magpakailanman na magsimula ang pagsabog ng bulkan dito noong 1995. Ang bulkan na dati nang naging mabagsik ng higit sa isang siglo ay nananatiling aktibo mula pa noon. Ang Kapitolyo ng Plymouth ay tinamaan ng nakakamatay na daloy ng pyroclastic at sa kalaunan ay ganap na inilikas ang mga tao dito noong 1997. Halos 2/3 ng populasyon ng isla ay napilitang lumipat sa hilagang bahagi ng isla kung saan nananatiling ligtas upang manirahan. Sa kasalukuyan, ang Plymouth ay natatakpan na ng makapal na abo ng bulkan at itinuturin pa rin na masyadong mapanganib para sa sinumang pupunta dito. Ang village ng Brades sa labas na bahagi ng exclusion zone ng Plymouth ay ginawang bagong kapitolyo ng lugar. Talaga namang masalimuot ang nangyari sa kapitolyo ng Plymouth. Ito ay mayahalin tulad natin sa nangyari dito sa Pilipinas na kung saan nagbuga ng makapal na volcanic ash ang Bulkang Taal noong January 2020. Ang abo ay umabot hanggang sa taas na bahagi ng Luzon. Ito ay naging sanhi ng pagkaabandona ng ilang bahay malapit sa Bulkang Taal. Number 1. Pripyat, Ukraine. Ang Pripyat sa Ukraine ay naitatag noong 1970s. Ang bayan na ito ay hindi nagtagal dahil sa pagsabog ng Chernobyl Nuclear Power Plant noong April 26, 1986. Alauna ng madaling araw na dahilan para magising ang maraming residente sa lugar. Sa sobrang lakas at lawak ng radiation
na kumalat dito. Dahilan upang ito ay maabandon na hanggang sa kasalukuyan. Ito ay talaga namang kagimbal-gimbal na kwento at ikinagulat ng buong mundo. Ang namatay sa mismong pagsabog ay umabot sa 40 katao, kabilang ang mga bumbero at mga trabahador ng planta. Makalipas ang ilang buwan ay umabot na sa 100 ang namatay dahil sa acute radiation syndrome. Sa kasalukuyan ay libo-libo ang nagkakaroon ng sakit na kanser dahil sa kumalat na radiation dito. Ang lugar ay nagkaroon ng exclusion zone na may lawak na 30 kilometro palibot sa planta. Sobrang nakakatakot talaga ang nangyari dito, dahilan ng pagiging ghost town nito. Ito rin ay nagkaroon ng TV series na pinamagatang Chernobyl, na kung saan idinedetalye ang buong kwento ng pagsabog ng Chernobyl Nuclear Power Plant. Marami din ang turista na bumibisita dito at kinakailangan ng gabay ng mga tourist guide upang mapanatili ang kaligtasan ng turista. Grabe talaga ang nasaksihan natin sa episode na ito. Sa 10 na itampok natin, alin ang pinakagusto mong mapuntahan? I-comment lang below. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating video, ay pindutin lang ang subscribe button at ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos natin. Maraming salamat, Kaupaug TV!